matindi rin yung testimony nito, no? Isa to sa mga pinakabata, no, na nakasama po natin dito sa negosyo ng VIP, no? Mm-hmm. And actually, batang-batang ito, hindi po to graduate ng college, nagawa ng paraan mag-VIP account. Wow! Diba? Taga Iloilo. Magkano ba yung VIP account natin? Ang VIP account po natin ay nasa 120,000 lang naman. Wow! Pero, no, because of her belief sa produkto, no, talagang nag-VIP po siya. At mag-share po siya ng testimony. Matindi to, promise. Okay? So, huwag natin patagalin. Welcome natin si Miss Kimby Arellano! Kimby, i-share mo na! Ito ko lang i-share sa inyo yung isa sa pinakamatinding testimony ko sa kombucha plus matcha supreme relief oil. Kasi mismo, yung tatay ko is ano, na-stroke po siya. Yung ginawa namin is dinala namin siya sa hospital. Pagdating doon ng hospital, yung sinabi ng doktor is yung chance na lang namin para maging okay si tatay is lagyan siya ng tubo kasi hindi na daw siya nagre-response, parang suporta. Kaya parang natulala ako una kasi parang ano, meron akong phobia doon sa paglagay ng tubo sa tao pag na-hospital. Kasi bago yung nangyari kay tatay, yung dalawang pinsan ko is na-stroke. And ang nangyari sa kanila, nagpalagay sila ng tubo, tatlong araw lang yung pinaka natagal ng stay nila, namatay. Kaya nag-decide po ako na ano, na magpirma na lang na kahit anong mangyari, wag lang nilalagyan ng tubo, is ano, gawin na lang sa lahat. Kaya nung nilagyan siya ng oxygen at saka ano, yung gamot, yun lang mga 4 hours, mga 3 to 4 hours is si tatay is hindi nagre-response. Yung nagdadala na lang sa kanya is yung oxygen. Kaya yung ano, una-una is wala akong dalang oil at saka powder ng VIP. Ang mabuti lang is yung pinsan ko doon sa amin is alam niya pag may mga emergency na nangyayari is yung una nilang kinukuha is yung products ng oil at saka powder. Yung dinala niya sa akin sa hospital, sa sobrang kaba ko kasi natatakot ako kung ano na mangyayari kay tatay, hindi ko rin na-introduce yung powder at saka yung oil sa kapatid ko na nalagyan yung tatay kasi alam ko yung kapatid ko hindi yun naniniwala sa products natin. Hindi sila naniniwala sa oil at powder ni VIP International. Nung umuwi ako, wala na silang choice kundi ano, kunin yung oil at saka powder na dinala ng pinsan ko. At ang nangyari doon is yung ginawa nila, parang pinaliguan nila mula ulo hanggang paa. Yung kalahating oil na dinala ng pinsan ko is pinahid nila mula ulo hanggang paa. Wala pang 30 minutes kahit yung kapatid ko na na hindi naniniwala sa oil is parang doon siya nagsimula na maniwala. Kaya yung nangyari kay tatay is nung mga 30 minutes ng pag-apply nila lang oil is parang gumalaw siya paunti-unti hanggang sa ngayon is si tatay is normal nang gumagalaw, malakas na siya ngayon. Kinakabahan ako kasi nung time na yun, nung nandun ako sa ospital, wala na akong ibang nagawa. Yung parang natulala na lang kasi parang first time yung nangyari na napasama ako ng ospital tapos yung sinamahan ko is tatay ko pa mismo. Buti na lang is nadala ng pinsan ko yung oil at saka yung powder ng VIP International. And ang maganda man doon, nung nangyari yun, nabilib yung kapatid ko, ikinuwento niya sa kanyang girlfriend at saka ikinuwento niya sa mga kakilala niya. Nung umuwi ako ng bahay para kumuha ulit ng isang oil at saka isang powder kasi naubos nila yung dinala ng pinsan ko. Mas mayroon na mga tao doon nag-aabang sa akin, nakukuha na daw sila ng oil. Wow! Grabe naman yun! Sige Kim! Pero yun yung yung testimony ko sa tatay ko. At saka meron din akong sariling testimony no, sa kombucha plus matcha na vitamin C. Okay. Uy! January is pa-flight sana ako papuntang Maynila. Kaya ang nangyari, araw ng flight ko is nagkaroon ako, naglockjaw ba? Kaya natakot ako pumunta ng airport. Baka tanungin ako, hindi ako makapagsalita, baka i-quarantine ako doon. Kaya yung ginawa ko noon is nagpa-check up ako ng doktor, gumastos po ako ng 7,000 sa pagpapa-check up.
Kaya sabi ng doktor, yung kulang lang naman daw sa akin is yung vitamins at saka sa gatas parang at saka saging. Kaya nung nag-recommend yung doktor sa akin na bumili ng ano, ng tawag nito, ng kombucha plus, na tawag nito ng vitamins, is na sakto lang din na meron tayong vitamin C. Kaya pinakita ko sa doktor. Sabi ko, Dok, okay lang ba na ito na lang yung inumin ko? Then simula nung uminom ako ng kombucha plus matcha na vitamins, sinabayan ko lang ng pagpahid ng oil sa mukha. Isa hanggang ngayon, mula nung ng January hanggang ngayon, hindi na po ako naglalaktyo. Kaya ayan, thank you Miss Kimby Arellano. Palapakan naman natin Miss Kimby. Grabe naman. Actually, yung kinukwento niya yan sa amin for the first time, yung tatay niya na na-stroke, 'di ba? Nakatubo oo. Na, ganun. Kinikilabutan talaga ako. Grabe. Mo, no, yung trauma niya na 3 days lang nabubuhay, yung ibang kamag-anak niya nung tinubuhan, eto po, pinaliguan ng oil at powder, gumalaw. Ngayon, normal. Grabe. Diba? Alam mo, ay nako, hindi na ako makapaniwala eh, no? Pero na, alam mo, nakakabaliw kasi, totoo kasi. Nangyayari. Nangyayari. Alam mo yan, paulit-ulit na nangyayari. Hanep, grabe ah. Oo, tapos yung kanyang lakjo. Actually, Miss Kim, ilang taon ka nang laging naglalakjo? Na regular? Anong nagtitrigger na? 1 year na simula nung nagka-pandemic ng March. Parang nag-start no May. Okay. Antang 5 araw na hindi nagagalaw yung mukha. Yung pa. Okay. 3 hanggang 5 days, wala. Yung jaw niya naglalak. Di ba? Kasi nga may deficiency siya. Pero dahil sa KMC, wala na. Hindi na bumalik. Grabe. O, di ba? So, yung mga namo problema po sa lakjo, at syempre, pang-emergency po, no? Yung mga biglang nai-stroke po, no? Pahiran nyo. Oo nga, eh, parang gusto ko rin diba? I-check. Teka lang, chine-check ko na nga yung joke ko, eh. Diyos ko! So, okay, kasi minsan kasi, di ba, pag humihikap tayo, may hikap na pag humikap ka, parang naglalak minsan dito, eh. Ako, nangyayari sa akin, parang, oh, no. Ang hirap kaya nun. Na-dislocate yun. Oh, at least. Sobra ka na nga. Kasi nagagaya ako kay Kuya Ming, eh. Yun naman to kay Kim yata, medyo may potassium deficiency. Potassium. Ito yung ating mga kamukamo, yung acerola. Yeah. Mayroong trace minerals na potassium. Aba. Ang galing talaga ni Kuya Ming. Iba talaga to si Sir Ming, si Kuya Ming eh. Idol ka talaga. Idol. So, so maraming salamat. Diba, mga testimony givers po natin, marami pong na-inspire, no? Dahil po sa inyo. At syempre, because of your testimony, mas maraming matutulungan, no? At mas mag-share pa po ng ating product. This is, because this is the product that is worth sharing. Oo, totoo. Diba?